So magandang araw buong mundo. Kasama po natin dito sa One Thing News Channel ang ating kaibigan si Gabriel Bebot Elorde Jr. At pag-uusapan po natin ang mga kanyang mga proyekto sa susunod na taon, ngayong taon at sa susunod na taon sa larangan ng boxing. So, Bebot, ano po ang latest natin ngayon tungkol sa iyong mga sa iyong promotion, sa iyong stable? Ano mga bago? Meron ako dapat na promotion itong December 5, Barry Ray. WBA World Minimum Weight Championship. Pero na-move kami ng January 30, 2021. Next year na. So January 30, 2021. Itong binabanggit mo yung Vic Saludar versus Robert Paradero All-Filipino Championship para sa WBA Minimum Weight Champ title. Yeah, WBA Vacant Minimum Weight Championship. So magandang laban ito kasi parehong Pilipino. Sino bang manalo para sa Pilipinas ang title? Uh-huh. Ang kampyon. Ayan. So alam po ninyo, napakarami na nating naging world champion na minimum weight, ano? Andiyan kung sino-sino na, yung iba di natin maalala pangalan. Pero pag pinaka-topic talaga natin ngayon itong nakatakdang pa-boxing ni Gabriel Bebot Elorde Jr. Ito po sa pagkakaalala natin, ito yung una o pangalawa na world championship na iyong ipopromote sa iyong boxing promotion career. They actually, Pari Ray, siguro naka mga 30 promotion ako o mga 35 na regional championship. Pero first time ako magpo-promote ng WBA World Championship. Yeah, napakaganda. Pero makuha mo yung World Championship na yan, madala mo sa Pilipinas, parang regalo to para sa mga Pilipino. No? Anong paano mo nagawa yung negosasyon sa WBA para makuha natin yung title, yung rights to promote the championship? Actually, nag-unahan kami ng Thailand dyan eh. Nag-unahan kami. Nung makita kong vacant ang title, nag-offer agad ako sa WBA. Yung pala ang Thailand, nag-iisip na rin mag-offer, naunahan ko lang sila. Ayun. Na so, palibasa, itong si Vic Saludar, eh, dating world champion ng Saludar, eh, Vic Saludar. Tapos si Ingo Robert Ingo Paredero ay world rated. So 'yun ang inano ko, 'yun ang i-propose ko sa WBA na maglaban. Pumayag naman sila. Sa pagkakaalam ko, ito mataas ang rating nitong dalawang 'to. Number 4 itong si Saludar habang number 5 sa ranking itong si Paredero. So ito ba first time bang lalaban sa promotion mo itong dalawang boxer na to? O may hinahawakan ka sa kanila? Wala akong hinahawakan sa kanila. Nataon lang na yun nga na vacant yung title at nanalo ko sa pinayagan ako ng WBA na ako mag-promote. So kaya ako pre-promote 'yan. Yung laban na 'yan. Tapos dahil sa COVID, so sabi nila, eh, pareho naman Pilipino, parehong world rated, pwede na yan, papayagan na namin yan. Yun. So, may nauuso na yata ngayon sa Pilipinas yung pagsasalpukan ng mga Pilipino sa championship. Dati parang atubili ang mga promoter na paglabanan yung parehong Pilipino. Alam mo siya, isang parte, mabuti rin yung parehong Pilipino maglaban. At least sa Pilipino rin mananalo, Philippines din ang dala, di ba? Pero bakit nung araw, ano bang naging dahilan palagay mo bakit nung araw alangan yung mga promoter na paglabanin sa championship yung dalawang Pinoy? Hindi meron naman alangan kasi medyo hindi lang nataon na nasa ratings eh. Parang Mexicano, di ba? Mexicano siya, Mexicano, nagbabangga rin yan. Parang ganoon din sa atin. Siguro hindi lang natapat nung araw na may kapareho ng timbang na pareho silang world rated. Unlike nga itong dalawang to, Saludar and Paradero, pareho silang nasa top 5 eh.
Nasa top 5 sila, number 4 and number 5. So, nagkaroon sila ng tsansa pareho na mapalaban at yun ay dahil nga sa'yo. Mm-hmm. Ayan. So, palagay mo, Boss Pebot, ano yung ine-expect mong uri ng laban na mangyayari dito? Parehong magandang record itong dalawang boksingero. Oo, alam mo yan, parehong naging shy yan dahil nga sa mahaba yung COVID, nagka-postpone kami. Dapat supposed to be, ganun buwang kami. Tapos, na-move ng December. Eh dahil nga, ano pa rin dito sa Paranaque, GCQ pa rin, hindi kami pinayagan ng ano yung IATF. So, na-move na naman kami ng January 30, 2021. So, yung dalawang batang yan, matagal na naging shy yan. Sa pagkakaintindi ko, December 5 dapat ito magaganap, ano? Oo, supposed to be, December 5. Eh, yun na nga, nagkaroon na naman ng, ano, medyo dumami na naman ng COVID dito sa atin, kaya hindi kami pinayagan. So, January 30, hopefully may vaccine na. Eh, maano na yan, medyo luluwag-luwag na sa atin ng konti. Oh, so yun nga. So, nakasagabal para magganap agad yung kampinato, yung COVID pa rin, ano? So, hindi ba mahirap para sa'yo na isagawa itong paboxing na to? Parang challenging, ano? Oo, medyo no audience. No audience, walang pwedeng manood. Pero pwede kaming mag-live sa TV. Television, live, yan, sa YouTube, sa... Tapos pwedeng yung YouTube, siyempre, ano na yun, worldwide na yun, di ba? Tapos lalive namin sa Channel 4 para buong Pilipinas, national. At ang kagandahan dito, nakatipid tayo sa mga judges and referee supervisor. Nakatipid ako sa pamasahe kasi... Pumayag ang WBA na lahat ng judges Pilipino, ang referee Pilipino, ang supervisor Pilipino. So yun, medyo nabawasan yung pamasahe. Ayun, makakasave ka ng konti eh, no? Pero anong setup natin dito? Dahil nga pag sa ganitong panahon na may COVID, andyan ang quarantine, kailangan mo i-quarantine. Ano bang setup ang gagawin natin dito? Kailan pupunta mga boxer sa Manila? Sino-sino ang mga pwede mong sino-sino ang dapat isama sa quarantine? Ang mga kasama ng boxer pagkagaling ng Mindanao, tatlo yan eh, boxer, manager, trainer. Kay Saludar, kay ano naman, kay Paradero, ganun din, boxer, manager and trainer galing din Mindanao. So they have to be in Manila at least 16 days before the fight. Tapos 14 days naka-quarantine yan. Doon sa venue na mismo, doon sa paglalabanan, may mga ano ro, parang mga hotel, gano'n, kwarto-kwarto. Doon na sila mag-i-stay for 2 weeks. Doon sila magte-training, doon sila magja-jogging sa umaga, hanggang sa laban na. Pati timbangan, doon na gagawin sa Ilorde. Parang pambihira ito, ano? Pambihira, ano? Kasi alam natin sa Las Vegas, ginagawa nila yung bubble. Parang bubble ang setup nito, no? Tulad ng ginagawa sa Las Vegas. Ganun talaga magiging setup. Mm-hmm. So, from Mindanao, darating sila rito mas maaga. Dahil nga kailangan nila. Darating sila mga 16 days before. 16 days before. Oh, 16 days. De, at 30 laban, mm-hmm. 14, darating na sila rito. So yung, ito ay patakaran ng Games and Amusement Board o patakaran na pinapatupad ng IATF? Ang dinig ko dyan eh, patakaran na pinasusunod ng IATF. Yan ang ano eh, protocol. So kailangan sumunod ang mga promoters para makapagpa-boxing. So sa Enero
Mayroon na bang ibang nakatakdang event o promotion na gaganapin bukod sa iyo? Oh, meron eh. Kamukha sa kuan. Sa Mindanao pare, saka sa Cebu, MGCQ na, MGCQ. So pwede na sila magpa-boxing na may audience. No audience din eh. No audience. Tapos so, yun nga, yung protocol, kailangan sumunod. Tapos may swab test yan a week before. Tapos 3 days before the fight, dalawang swab test. Ang boxer, trainer, and yung aakit sa ring. Yung mga aakit sa ring. So lahat ng gastos yun sa'yo? Lahat, oo. Sa promoter ang gastos yan. Magastos. Kaya medyo medyo mahirap. Pero hindi, kung tutuusin. Wala rin naging sponsor siya ngayon, di ba? So, yun nga, yun ang inaano namin, kung sakali na makakuha ng sponsor, at least, makabawa sa gastos. O yun pong mga sponsor, tama-tama, kasi ito pong laban na to, ibobroadcast, sabi nga ni Boss Pebot, ibobroadcast sa PTB4, yun ang target na network. PTB4, tama ba, Boss Ebot? PTB4. At syempre, sasama natin ang One Ring News dyan para mapanood naman sa buong mundo ang kampiyonato. Unang pagkakataon ito sa mahabang panahon na maglalaban ang dalawang Pilipino sa kampiyonato. Alam natin kamakailan nagkaroon ng championship na rin ang Pilipino, no? Pero, sa Metro Manila. Sino ba huling naglaban ng championship? Kung naalala mo, Bosebo, parehang Pilipino. Yes, sa Port Bonifacio yun. Taduran. Si Taduran doon nag-champion. Kalaban niya, Pilipino. Ah, yung IBF. Oo, si IBF. Minimum weight champion na Pedro. Ano yun? Minimum weight din yun. Minimum weight din. Kaya sa pagkakaalam nga natin, magiging, ano ba to, ika-apat na salpukan ng Pinoy sa Pinoy. Pula nung naglaban sila Pancho Villa at saka si Clever Sencio. Na pinanalunan ni Villa yun, ano? Para sa World Flyweight Championship noong 1925 sa Luneta. So, lalilitaw na makasaysayan din itong promotion mo na ito, Busebot. Oo, dahil kasi kung sino man ang manalo rito, yun na world champion eh. Di ba, ng WBA. At magbibigay ng karangalan sa Pilipinas din niya. Dahil ang mananalo, Pilipino rin eh. Tama. Wag lang magtatabla. Oo, wag lang tatabla. Alam ko nung araw, alam po ninyo si Gabriel Bebot Ilorde Jr., maraming beses po niyang ipinromote si Manny Pacquiao, yung WBC International Super Bantamweight Championship. Siya po ang nagpa-champion kay Manny. Dahil pagkagaling sa flyweight, natalo po si Manny sa Thailand dahil na TKO siya ron. Umakit si Manny sa Super Bantamweight, nilabanan niya si Reynante Jamile dyan sa Sabungan, sa Ilorde Sports Center. Tama ba ako? Memorya ko, Busebo? Oh, tama. 1999, kundi ako nagkakamali. Mm-hmm. Si Reynante Jamile. Si Reynante galing sa labang kay Morales sa World Championship. Diba? Sa Tijuana. Eric Morales. Oh, natalo rin si, galing din sa talo si Eric, si Reynante Jamile. Tapos si Pacquiao naman, galing sa Thailand. Talo rin, sila ngayon na nagharap para doon sa WBC International Bacon Super Bantamweight Championship. Nandun ako eh. Doon nagwagi si Juan. Doon nakabangon uli si Manny Pacquiao. Oh, siya po, si Bebot Ilorde po ang bumuhay, literal na bumuhay sa biglang bagsak na karir ni Manny Pacquiao dahil natalo nga po siya sa Thailand. At yung pinromote po niya, ito, sa January 30, ipopromote naman niya ngayon dalawang Pilipino uli, pero mas mataas na level, World Championship sa World Boxing Association. Ayan. Pero maraming beses mong pinromote si Manny after that, ano? Anim na beses. Anim na beses. Bago siya nagpunta kay Lidwaba ng US, bago siya napunta ng US, hanggang doon, pre-nomote ko siya. Tapos pagbalik niya, nung tinalo niya na si Lidwaba, di ba, sa Luneta, pre-nomote ko sa Luneta. Yung kalaban niya, yung Russian. Yes, Mangang Bitub. Yan.
Yun ang huling promotion ko sa kanya. Tapos yun na, umangat na ng umangat si Manny. Naalala ko, isa sa pinormote po ni Gabriel Bebot Ilorde, yung laban ni Pacquiao, nananajab siya ni Nadel Hussein, lubagpak si Manny, hilo. At ang referee po doon, si Carlos Padilla, doon ginanap sa Antipolo City. Di ba? Aha. Medyo magulo yun eh. Naging magulo yung laban yun dahil lumilipad ang bote ng ano, battle butter. Pero overall, successful naman yung promotion mo na yan, ano? Oo naman. Okay naman. Dahil si Jeff Penick, maalala mo, galit na galit siya noon. Pero, di ba, hindi na referee's decision yan eh. Oh, hindi. Nung makabangon si Manny, di ba bumaksak si Manny kay Nadel? Nung makabangon si Manny, na-knockout naman niya si Nadel eh. Ano ba round niya? Round na yun, 10th round. Oh, yan. Mga 10th round na yun. 10th round. Yeah, nandun ako noon na, actually, in-interview ko si, after the fight, in-interview ko si, yung trainer nga ni Nadel Hussein, dating world champion. Anong pangalan nun? Jeff Penick. Si Jeff Penick. In-interview ko pa siya, galit na galit siya. WBC to eh. You know, WBC is the most respected boxing organization. Carlos Padilla is, kumbaga, isa sa mga veteran at batikang referee. So, alam niya ang ginagawa ni Carlos Padilla, pero sinisisi niya si Carlos Padilla sa laban na yon. Sa pagkatalo ni Nadal Hussein, pero grabe yon. Malala mo, Busebot, siko, ulo. Makikita mo yung ginawa ni Nadal Hussein kay Manny? Pinapanood ko nga uli, siko, ulo, lahat na ginawa ni Nadal Hussein, grabe. Kaya pagdating sa ring, talagang gera. Gera talagang, ano. Eh, malamang itong laban na ito sa January 30, pareho ganun din yan. Magpapatayan yung dalawa na yan. Oo, dahil unang-una, walang kita, walang boxing. Oo. Talagang, ito yung magiging springboard nila eh, para mabuhay muli yung kanilang karir kasi pagdating ng 2021 sabi mo nga posibleng meron ng vaccine, babalik na sa normal ang lahat, yung new normal, magkakaroon na ng audience sa mga venue, hindi na yung iku-quarantine mo pa yung mga boxer o mga atleta pagdating sa isang lugar. So katulad na nakalipas ng mga taon, normal eh. Punta ka sa isang lugar, laban ka, uwi ka na. Hindi ba? Oo, talaga. Eh, kamukha ngayon, andyan pa yata, sa Abril pa. Abril, Mayo pa magsisimula silang kumuha ng mga international fighters. Mga foreigner. Aha. Ngayon, sa ngayon, naglalaban-laban sila, puro Hapon pa lang eh. At least pero si ano nga, nangyari nung nakaraang buwan, si Magramo napunta ng Japan. Mm-hmm. Di ba? Kasi world championship pinayagan. Pero naka-quarantine din si Magramo. Dalawang linggo nakatira sa hotel. Doon siya nag-iisayo, doon lahat. Eh, wala naman gym doon sa hotel eh. So, naka-apekto talaga ko yun. Naka-apekto, no? Pero kumpara mo naman dito sa... Kasi yung kay Magramo, siya lang yung nasa hotel. Siya lang ang hindi makatakbo sa laban. Yung kalaban niya, eh, nandun na sa Japan. Eh. Unlike itong promotion mo, pareho sila na nandun sa Ilorde. So, patas. Patas, oo. Eh, dito, pwede naman sila mag-jogging sa loob ng Ilorde. May gym dito. So, makakapag-ano sila. Pag gusto nila mag-swimming, may swimming pool. Diba? So, makukondisyon sila ng husto rito. Ayun. So, unang pagkakataon to na ganyan ang buhay na dadanasin natin, ano? Talagang new normal. Katulad ng PBA, buti PBA, ginawa na rin yung style ng NBA. Sa boxing, gagawin naman natin sa Pilipinas. Although, ginagawa na rin yan ng Amerikano dyan sa Las Vegas, sa LA, sa iba pang panig ng Amerika. So sa Pilipinas, gagawin na rin yan. Bubble. Kung tawagin yung
nasa bubbles ang mga atleta at trainer at involved sa event. Mm-hmm. At nga pala pare Ray, bukod dito sa Big Saludar Roberto Paradero, ang undercard natin for the Philippine Championship Flyweight. For the Flyweight Championship of the Philippines. Approved na ng gabi to. Bienvenido Ligas versus Alpo Dagaylon. Magaganda record nito. Ano bang record nito, Sebot? Itong maglalaban na to. Itong Dagaylon si Bienvenido and Ligas. Bienvenido Ligas, 12 win, 1 loss, 1 draw. 9 by KO. Won. Ito namang Alpo Dagaylon, 14 win, 3 losses, 6 draw, 5 by KO. So ito ay bakanting titulo, Philippine Flyweight title. Bakante. Bakante rin yan. Oo, yan ang paglalabanan din sa January 30. Pamilyar sa akin itong Dagaylon. Ito nung February, parang ito yung ginudge ko, hindi ba? Oo, yan yung ginudge mo. Carlo Peñalosa yung kalaban niya. At natapos sa draw, yung majority draw yung laban na yun. February po, isa po ako sa mga huwes na nandun, na gumanap sa laban na yun. At ang kalaban niya si Carlo Peñalosa, anak po ng champion si Peñalosa. Ano nangyari kay... Pamangkin niya pare, pamangkin ni Jerry. Pamangkin ni Jerry, anak ni Dodi Boy. Anong nangyari kay Peñalosa, ba't hindi siya muli ang napalaban? Eh, wala ata siya, kulang sa training. Kaya hindi nila tinanggap yung laban. So, yun. Sa susunod, siguro, the winner to fight Peñalosa. The winner nitong laban na to. Para kumbaga rider siya. Siya ang rider. Mm-hmm. Maganda na rin to para sa kanya. Kumbaga, makikita niya yung, baka hindi pa niya kilala itong si Ligas, makikita niya ngayon ang mga galaw nito. Oo. Kaya nga. Ewan ko lang kung makakapanood siya kasi no audience eh. Bakit sa TV? Hindi, sa One Ring News lalabas natin eh. Oo, siya yan. Sa One Ring News. Tama. Sa YouTube natin, lalabas natin yan. So, tapos sana pare, sana makapaglagay kami pa ng mga undercard kasi ang allowed ngayon, 5 bouts lamang. So hopefully by January 30, makapaglagay pa ng madagdagan pa yung 5 bouts para mapalaban yung mga bata ko. Ayun, maganda, no? Para mas madagdagan yung magkakaroon ng chance ang magkaroon ng aktibidad dahil matagal-tagal na rin pahinga ang mga boksingerong Pilipino. Oo, talaga. Mm. Pero puro ensayo naman kami. Puro ensayo kami. Jogging sa umaga, ensayo sa hapon. Monday to Saturday yan. Ayun. Hindi humihinto ang mga boxer ng ang Ilorde Boys. Handa palagi. Oh, para mga boy scout yan, laging handa. Laging handa. Hindi ba masakit na sa bulsa na walang laban eh, tuloy ang gastos mo? Eh, alam mo, kasali yan eh. Kumbaga, tingin natin sa mga boxer natin, para mga anak na rin natin yan eh, di ba pare? Mm-hmm. Ilan bang boxer mo ngayon? 18. 18 silang stay in. Mm-hmm. So, okay naman. Dami. So marami kang trainer niyan. Oo, marami akong trainer. Yung sila Archel, Villamor Brothers, at Leon. Si Silver Lopez, yung dating boksingero. Oh. Yung dating champion, si Sylvester Lopez. Si Brian Macamay. Si Pumar, Rolando Pumar. Andyan din sa akin ngayon. Saka si Efren Aranas. Oh, anim ang trainer ko. So, ang chief trainer mo ngayon ay si Archel Villamor pa rin. Ay, siya pa rin. Siya pa rin. I see. Ayun. Maganda. So hopefully Ray, by January 30 may vaccine na sana tayo. Namukha din sa inyo sa US December may vaccine na kayo eh, no? December 12. Oo nga, meron na. Kaya tsaka yung sa Las Vegas hindi ba talaga namang bakbaka do every week eh. Every week yung top rank. Naka-broadcast din yun sa internet dahil wala ring tao sa audience eh. Hindi rin inaalaw. So ganyan ang setup mo sa Ilorde Sports Center sa January 30. Mm-hmm. Officials and boxer and trainer sila ang mga nandun. Kumbaga yung makatatas pulong lang. Oh.
Oh. Saka yung camera, yung crew at saka yung commentator sa labas eh. Ha? Hindi sa loob ng venue, sa labas. Paano 'yun? Eh sa monitor lang sila. Ah, sa monitor. Oo. Ganun pala. Ano, sabi ka pwede na 'yon eh. Basta. Yung commentator sa PTV 4 na balak mo nga kunin. Oh, nakita ko si Rita. Rita. Sa, ang commentator ko rito, ang iniisip ko si Dennis Principe at saka meron pang isa eh. Tapos si Garen yung anak ko. Si Garen. Kasama ko rin na commentator. Oo, puti. Alam naman ni Garen yan. Mm-hmm. Si ano, kunin mo. Si si Mig. Oo, oh. Saka yung Ron De Los Reyes. Si Ron De Los Reyes. Ayan, oo. Kasi uso na ngayon sa Amerika yung ang mga commentator, yung mga boxer eh. Yung si Mig, palagi ko kaya ni Mig yan, kaya si Bay. Oo, kaya. Kaya nila yan. Kaya nga. Oy, mga nakasama ko rin yan nung araw sa mga ano natin, Busebot ah, si Ron, tsaka Ron De Los Reyes, tsaka si Dennis. Oo, Dennis. Sabay kayo yun, pare, di ba? Kaya nga. Sabay kayo halos nagsimula ni Dennis eh. Mga taong, ano taon ba yun? Mga early 2000, mga 2000. 2000, tagal na rin, parang kailan lang. Oo nga. Nung palang nagpo-promote ka nung sa iba, 'di ba? Maaga kang natuto ng promotion ano sa boxing, maaga kang na-involved dahil nga sa lolo mo, bukod sa father mo. Pero nung anong taon ba yung kasagsagan mo talaga na talagang kasagsagan mo ng promotion? Yeah, mga 80s, 90s. Simula na ako ng ano niya. Simula na ako niyan, nagpo-promote na ako sa Hawaii, sa San Francisco, dyan sa Caupalas, nakapag-promote din ako diyan si Luisito Espinosa, main event. Ah, oo nga pala, oh, kalaban niya, Mexicano, dito sa Caupalas, sa Daly City. Caupalas. Mm-hmm. Sa Hawaii, naka-ilan akong promotion sa Hawaii, 26. Medyo kwan din. Bah, marami-rami rin ah. Marami-rami rin. Mm-hmm. Dinala ko pa dyan si Jerry Peñalose, kalaban Mexicano. Tapos si Pacquiao sana, laban kay Jesus Salud. Umatra si Salud, eh. Natakot kay Pacquiao. Eh, si Pacquiao, kalakasan ng panahon na yun eh. Kaya nga. Ayun. Marami-rami na rin promotion. Ilan na ba yung mga promotion na ginawa mo sa boxing career mo? Ah, marami na rin. Hindi na siguro mabili. Wala na sa kalendaryo. Hindi kasi nung kumapapansin mo yung ala, may numero eh. Yung kanilang kada boxing eh. Yung, ano bang tawag nila rin sa kanilang pa-boxing? May numero, kada ano, may numero. May bilang. Hindi ba? Pero yung sayo kasi, madalas na pamagat eh, bakbakan sa Ilorde. Pero walang numero, hindi mo na nga mabila ko ilan eh. Oo nga. Saka may mga mayor na sumusuporta sa atin, mga ganun. Mm-hmm. Kaya nakakaikot tayo sa mga probinsya. Oo. Maraming beses na rin tayo nakapapunta sa probinsya. Ilocos. Oo. Si Aimee. Si Aimee Marcos. Di ba? Kay Aimee. Si Aimee. Napakabait ni Aimee Marcos. Uh-huh. Magkasabi kami sa aeroplano nun eh. Nakarating pa tayo ng Bisaya. Anong bayan ito sa Bisaya? Sa may boxer ka ron eh. Oo. Oh. Si dyan, sa Mindanao, yung lugar ni, ano, ni Rubillar. Oo, oh, yung Sambuanga Sibugay. Narating natin yung Sambuanga Sibugay, Mati, Davao Oriental. Ano pa ba? Ilocos. Kung saan-saan. Ay. Pero ang naging isa sa mga naging world champion mo si Eric Hamili. Eric Hamili. Yan.
Minimum weight din yun. Yung silver, championship is considered a world title na rin yun eh. Oo. Ayun, de si Sylvester Lopez at saka si Juanito Rubillar. Di ba silver champion si Juanito? Yan, si Juanito, isa sa pinaka matagal mo rin hinawakan. At alam mo, alam po ninyo mga kababayan, itong si Juanito Rubillar, taga Mindanao din. Mati. Taga Mati. Taga Mati. Ito po ang may hawak ng record sa buong mundo. Hindi po ninyo alam. Sasabihin ko sa inyo. May hirong po siyang record sa buong mundo. Na siya po ang, kung hindi man siya ang may pinakamarami, ay siya ang pinakamaraming boksingero na napalaban sa World Championship. Kung di ako nagkakamali, siya mo sampu. Oo. Ayun pa ka, isa ka nga lang, ang hirap eh. Di ba? Ito, sampu. Ilang beses mo bang naikaso sa championship ito si Juanito? Aba, eh, siguro yung world, ah. World yung championship. Yung world, lima. Lima. Sa iba niyo, before tapos that. Tapos okay. Silver champion pa yan, di anim. Mm-hmm. Marami rin. Oh, kaya nga po, siya ang sinasabi ko, hindi po napapansin at hindi nasusulat ng mga sports writer natin. Ako lang siguro ang nagsasabi niya at ako nagsusulat dahil nasundan ko po yung career ni Juanito Rubillar eh. Nung 10 beses o 9 beses siyang napalaban ng World Championship. Pero hayaan po ninyo, sa susunod, ipipicture ko ito si dito sa ating wondering news itong si Juanito Rubillar para makilala nyo yung isang Pilipino na talaga namang napakarami beses lumabas sa championship, hindi sinuwerte. Grabe. Kaya nga, sabi natin yung makaisa kang... Ba? Oo nga pala, nalaban pa ng ano yan, ng IBO, World Championship. IBO, kasama IBF. Oh. WBC. WBC, tatlo. Mm. Tatlong beses. Kaya nga, sa Mexico, di ba, isa nga, ako nga yung judge ng isang laban niya ron. Dalawang laban pala niya sa Mexico, naging judge ako doon, na-request mo at napagbigyan ng WBC. At yun nga yung naging ano ko eh, springboard. Hindi na nahinto, dire-diretso na yung pag-judge ko ng Cebot eh. Mula noon eh, nung sa Mexico. Dire-diretso na yun. Hindi na nahinto. Kailan ang assignment mo, pare? Susunod. Sa ngayon, yung wala pa tayong assignment dahil nga sa COVID. Yung COVID na yan ang nagpumipigil sa pagkakaroon ng boxing sa anumang panig ng mundo. Medyo dito nga sa California eh, hindi pa rin ganun kaaktibo yung boxing dahil nga ang daming cases dito eh. Daming cases ng COVID dito sa Amerika. Kaya yan ang pumipigil sa boxing. At iba pang sport, iba pang event. Yung bang, pare, yung bang Las Vegas eh, para judge ka, kailangan doon ka residence ka ng Las Vegas? Hindi naman. Yung sa Las Vegas, nag-iimbita sila ng mga judges sa iba't ibang state, pero nandun sila sa bubble. Nandun na sila nakatira. Yan. Iniimbita nila pumunta na Las Vegas. Pinapangarap natin mapunta rin tayo minsan doon, ano? Pero okay na rin kasi mahirap ding mag-travel sa ngayon eh. Oo, mahirap. Mahirap mag-travel sa ngayon. Kaya okay na rin tayo dito sa pansamantala. By next year, maasa tayo na babalik sa new normal na. New normal. Baka lahat tayo ito yung lalabas. Mayroon takip sa ilong. Aba, dito sa Pilipinas, mayroon ka ng ganun. May shield ka pa. Eh ang hirap eh pag naglalakad ka sa supermarket, biro mo nakakuha ka, naka-mask ka, naka-shield ka, ang hirap huminga. Ang init. Mm. Pero alam mo na sana yun eh. Sanayan lang daw eh. Kahit na. Ang mainit ang klima sa atin. Meron pa kara. Napakahirap noon. Pero siyempre, protection mo 'yun eh. Kaya kumbaga eh tiis-tiis lang muna pagdating pero pagdating mo ng mall
nakasuot ka pa rin o pwede mo tanggalin? Hindi ka pwede pumasok ng mall pag wala kang mask at shield. Kailangan na, meron ka nun pareho. Oo. Oh. So, kung lagi mo, nakamask ka lang, hindi ka papasok eh. Tuturo siya inyo, may mabibilan ka rin ng shield o bumili ka. Punta ka ng restaurant, hindi ka makakapasok pag walang mask at saka shield. Magastos. Magastos na, ewan ko ba, magastos na maingat na ano eh. Oo, dito naman, mask lang. Hindi nire-require magsuot ng maskara. Hindi na. Yung ano lang, face mask lang. Eh, dito ang hirap eh. Pare, nakamask ka na, nakashield ka, tapos nasakay ka ng jeep, putang init sa jeep, di ba? Misa sa bus, nakong po. Eh, talagang ano eh. Kailangan eh. Pag hindi ka nakasuot doon, hulihin ka, titikitan ka. Pero ano pa, maganda rin naman yung gano'n, at least, di ba? May proteksyon. Oo, yun nga, maingat tayo rito. Kaya nga, maganda rin, tingin ko maganda rin yung ginagawa ng Philippines. Kaya sabi ko nga ho, wag nating libakin yung sarili nating bansa. Like, tulad yan, dito sa Amerika, ang dami-daming cases dito, mayamang bansa to. Sabi nga nila, mas edukado, mas sibilisado, pero ang kaso rito talaga hong napakarami. Pilipinas pa kaya, hindi ba? Eh, sa atin, marami rin, kung may matigas ang ulo rito, marami rin matigas ang ulo sa Pilipinas. So, masisisi natin yung sarili rin natin, hindi yung gobyerno. Dahil ang gobyerno, ginagawa yung kanilang trabaho na paalalahanan ng mga mamamayan, hindi ba? Totoo yan. Kaya, ganun. Eh, nakita mo nga si Trump, ayaw mag-mask. Ayun, tinamaan ng COVID. Talo tuloy. Natalo pa. Ano lang, sa January 30, tuloy natin na One Ring News. La-live natin, babato natin ng live. Opo, mga kababayan, dito po sa One Ring News, pangako ni Boss Bebot, ilalabas natin dito maglalagay tayo ng isang cellphone doon o isang cellphone na yun ang kukuha ng video para ma-feed sa atin ng live at mapanood po ninyo. Sa mga nasa Pilipinas po, iko-cover ito ng PTV 4, hindi ba? Doon ka nag-negotiate PTV 4, kung sakali. PTV 4. Sigurado na. Meron na kaming petsa sa kanila nung December, ano eh. December 5, kaya lang, na-postpone, inilipat na namin ng January 30. Ayun. Mm-hmm. So, sigurado ng PTV 4. Oo. Maganda na rin naman ang ano ng PTV 4, ang signal. Ah, maganda. Oo, lalo siya ngayon. Maganda telecast nila. Mm-hmm. Medyo maliwanag na eh, maliwanag. Mm-hmm. Yan nga ang pinopromote kong panoorin eh, yung PTV 4. Kasi balanse ang balita, binabalita yung nangyayaring proyekto ng gobyerno, hindi ba? Kaya maganda ang PTV 4, kaya dapat suportahan natin ang PTV 4. Yung yan pare, di ba government channel yan? Government channel. Hindi naninira. PTV 4. So, yun po ang mga update ng ating kaibigan, si Gabriel Bebot Ilorde Jr. Boss Bebot, sa ngayon, 15 million ang nanonood sa atin live dito sa YouTube. Mm-hmm. Ito, maraming, teka, babasahin natin yung mga komento nila, no? Magandang hapon, Sir Bebot, sabi ni Don Rudy Boxing. Mabuhay si Sir Bebot. Yan, sabi ni Don Rudy Boxing, sila mga bumabati lang dito, sumusuporta. Peli Fernandez, Tagama Elena, Barbin in the Air, Tagama Elena, yan, marami tayong Agasam Len TV.
Marciano Vlogs, Binel TV Technician. So, yun yung mga nakasubaybay sa ating ating broadcast ngayon. So, first time po ito natin gawin dito. Kasama natin si Gabriel Bebot Ilordi Jr. para po sa mga kababaihan halimbawa, na hindi naman sumusuporta pa sa boxing at susuporta pa lang. Siya po ay panganay na anak na lalaki ng ating legendary na si Gabriel plus Ilorde at saka ni Laura Sariel Ilorde ng Cavite. Siya po yung panganay na lalaki na anak ni nila. So, isa po siyang promoter ng boxing. Pinutuloy po niya yung tradisyon ng pamilya na magkaroon ng mga kumbaga idolong Pilipino sa larangan ng boxing. Yan po. So, Sebot, ano pa bang iba nating update sa ating mga ano? Imbitahin mo na yung mga gusto mag-sponsor. Oo nga pala, yung mga gustong sumuporta sa darating nating boxing sa January 30. Ilalive po namin ito sa TV, sa YouTube, at saka sa Facebook. Mm-hmm. Tumawag lang po kayo sa akin at para ho masara natin yung deal. Mm-hmm. Gusto mo bang ibigay ang telephone number mo o email o para ano? Padala ko na lang sa iyo, Ray. Alam mo email ko, di ba? Hindi mo pwede Teka, handali. Para banggitin ko ba yung phone number mo o email? Oh, pwede. Ikaw lang mag-give ng email. Phone number para sa mga gustong mag-sponsor, sumuport, anong klase mong support, 'di ba? Advertisement. Yung support syempre financial, tapos in return bibigyan namin kayo ng mga exposure sa TV, yung mga commercial niyo, ganyan. Anong, saan ka ba pwedeng tawagan nila? Sali mga, andyan yung mga interesado nakikinig. Dito, sa number ko, sa 0916-574-3353. Okay, okay. Lalagyan natin, ha. Dali. Zero 0916-574-3353. Yan. Or you can email me. Bigay ko rin email ko rin. EIPROD. Email. Email ad eipROD2@yahoo.com. Yan po, yan po yung contact number at email ni Gabriel Bebot Ilorde para sa mga gustong tumulong, gustong magkaroon ng exposure sa inyong mga negosyo. Kaya dahil ito po ay bubroadcast sa buong mundo sa pamamagitan ng YouTube and PTV4. Ito po ay WBA Minimum Weight Championship All Filipino Robert Paradero versus Vic Saludar ng Pilipinas. January 30 sa Ilorde Sports Center. Meron po pong recap lang po. Meron pa pong undercard na Philippine Flyweight Championship between Boy Ligas, Bienvenido Ligas versus Alpo Dagaylon. Alpo Dagaylon, yan. Bakante po yan, yung flyweight title na yun ng Philippines. Ayan. So tingnan natin po Sebot, yung iba pang nanonood sa atin. Ha? Meron tayong 17 million watching in the house. Ayan. Len Vlog, Aiko Cadelina, salamat sa inyong panonood. Binel TV Channel, our legend,
Elorde. Go, 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 Philippines. Sabi naman ni Barbin. Our legend, Elorde, sabi ni Venel TV Channel. Yan, yan po ang sabi niya. Mabuhay kayo, Sir Bebot, na tumutulong sa mga Pinoy boxer, sabi ni Don Rudy Boxing. Yan. Yan po ang mga komento, ilang komento ng ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa YouTube. So, mega mega love shout out sa iyo host, One Ring News, and to your co-host, Gabriel Bebot Elorde. Minabasa ko dito, kung may mga nanonood sa YouTube, eto pwede silang nagko-comment sila live. Live ito eh. Okay. Alam mo ba na live tayo? Anong oras na dyan sa'yo, Pari Ray? Anong oras na? Sa ngayon, anong oras ba? Sa merilo ko. 10:39. Ng gabi? Ng gabi. Dito eh, 2:40. 2:39 ng hapon. Okay, oo. Oh, ito, basahin natin. Elena Daro, basahin natin sa isa'y mga pangalan nila. Elena Daro, mula sa shoutout sa inyo mga host. Go, 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 Bebot. Yan, yan. Test DJ. Yan. So, marami. Marami tayong Marciano Vlogs. So, yun. Puro bumabati sa iyo, Bebot. Ang mga kababaihan at kalalakihan sa iba't ibang panig ng mundo. Mga taga-saan po ba sila? Yung mga nanonood natin. Marami OFW, Bisebot eh. Middle East. Ito, Middle East. Yung iba nasa UK. Yung iba nasa Singapore. Yan. Habang ano kasi, lumalabas yung kanilang comment dito sa YouTube. Sa channel natin na nanonood ngayon. Yan. Salamat po. Maraming salamat sa inyong pagdating na nandiyan po sa ating screen. Yung telephone number for sponsorship and ads, call 0916-574-3353. eipro2@yahoo.com. Yan. Yan po. Yan po ay para sa gaganaping WBA Minimum Weight Championship sa January 30. Sa Elorde Sports Complex, Sukat, Paranaque. Okay po. Boss Bebot. Okay. Maraming salamat. At sana yung nabigyan natin ng impormasyon ng ating mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Kaya thank you very much. Okay, maraming salamat din, Paring Ray. Meron ka bang ibang bagong mensahe sa kanila, Bisebot, bago tayo yung January 30 po, suportahan niyo yung boxing natin at panoorin niyo dito sa One Ring News. Ingat po kayong lahat sa COVID, ingat. Okay, thank you, Bisebot. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Salamat. Thank you. Bye-bye. Thank you, boxing fans. Thank you po sa inyong suporta. Thank you po sa inyong panonood. 16 million in the house. Thank you so much. God bless you. Thank you.